Hello guys, ayan, kumusta kayo? Ayan, bagong vlog, and yung vlog ko ngayon ay para sa mga bagong YouTubers katulad ko na binubuo na yung oras nila para makamit yung requirement ni YouTube na 4K watch hour. So, ayun, kailangan talaga tsagain yun kasi sa totoo lang, napakahirap niya ma-attain. And kailangan talaga lahat ng possible ways na pwede natin gawin, lalo yung mga legal naman, hindi tayo makaka-violate ng rule ni YouTube, eh gawin natin. Katulad na ituturo ko sa inyo ngayon. So, tulungan tayo dapat kasi pare-parehas naman tayong beginners. Pare-parehas naman tayong nagsisimula pa lang and gusto natin lahat umangat. Kaya ako, tuturuan ko kayo ng tips and tricks na alam ko na ginagawa ko para mapataas yung views ko kahit papaano tsaka yung watch hour ko. Ang dami ko napapanood na videos kung paano mapabilis yung subscribers natin or kung paano mas mapataas yung views natin tsaka yung watch hour natin. And most ng mga sinasabi nila, syempre yung una yung mag-upload tsaka habaan yung upload, yung duration ng video, kung kaya gawing 10 minutes, dapat gawing 10 minutes. Kasi mas effective yun, mas mataas yung watch hour nun. Yun. Pero hindi pa nila nasasabi madalas yung tuturo ko sa inyo ngayon, which is yung paggamit ng TubeBuddy and yung vidIQ na accessory naman ng YouTube. Allowed siya ng YouTube. Certified partner siya ng YouTube. Kaya hindi siya spam, hindi siya virus. And in fact, tinuturoan niya pa nga yung mga growing YouTube channels na mas maging effective yung videos nila. And kung paano nila gagamitin yung tools na meron sila sa YouTube. Yeah. So let's start. Ang una talagang tanong ng bagong YouTubers katulad ko is kung paano talaga tayo magkakaroon ng views, kung paano tayo magkakaroon ng bagong subscribers, tsaka kung paano ma-discover yung content natin. Syempre kahit upload tayo ng upload, tapos wala naman tayong nanonood, wala naman tayong audience, hindi rin ma-discover yung channel natin. Kahit gaano pa kaganda yung video natin na in-upload, sobrang ganda ng cinematic, sobrang ganda ng sound effects. Kung wala naman nanonood, baliwala lang yung channel, yung video natin, di ba? Doon malaking natulong sa akin ng TubeBuddy tsaka ng vidIQ. Pakita ko sa inyo yung unang benefit ng TubeBuddy sa akin. Ito, magsesearch ako ng... Sesearch ko yung topic ng isa kong vlog, yung tea tree oil. Tingnan natin kung... Tree oil. Ayan. Makikita mo dito sa vlog, sa sinerch ko, makikita mo kung ilan yung number ng nagsesearch ng topic na to. Makikita mo, 450 per month na sesearch nitong tea tree oil. Ganun kadami. So, unang benefit ng TubeBuddy is makikita mo kung ilan yung nagsesearch nung keyword na yun. So, yun. Bago ko ginawa yung vlog na yun, minake sure ko muna kung ilan talaga yung nanonood ng vlog, ng mga vlogs tungkol doon. Kasi, titignan ko kung bentahin ba yung vlog na yun. Puntahan natin ngayon yung vlog na yun, yung tea tree oil vlog ko. Doon kasi makikita natin kung gaano ba naging ka-effective yung paggamit ko ng TubeBuddy. Dito kasi, di ba sa bagong Studio Beta, makikita natin yung sa details kung, sorry pa ako, yung mga tags. Kailangan natin i-maximize yung tags natin para mas maraming makapansin, mas maraming makadiscover dun sa vlog natin. Dun sa tags, makikita mo may numbers yung tags sa gilid. And dun mo makikita yung search ranking. Yung search ranking nung video mo, kapag pag sinerch mo yung, libawa ito, sinerch ko yung tea tree oil. Pang number 1 siya, pag sinerch ko siya sa homepage ko, pero kung sa ibang tao na hindi pa na-discover yung channel ko o yung vlog ko mismo, pang number 7 siya. Mataas yung sa ranking kasi ang dami-daming for sure na nag-upload ng tea tree oil vlogs at pang number 7 yung vlog ko. So, mas maraming makakadiscover. It's a good thing. Yun. Makikita mo, ito pang yung iba ko pang tags. Halos lahat sila nasa ranking. So, kaya maganda nagiging effect nung pag-search sa aking dito sa video ko na to. Pakita ko sa inyo yung analytics. Ayan o. Ang laking tulong nung paglalagay ng tag sa akin. Kasi malaking tulong yung
pa apat-apat na dagdag na views dun sa chat, dun sa video mo. Kasi dun sa apat na yun, sabihin natin 1 minute lang panoodin. Pero 4 minutes din yun, 'di ba? Malaking bagay din. Tsaka makikita mo dito sa analytics ko, ang pinakamataas na traffic sources, traffic source ko o ng traffic source ng audience ko, YouTube search. So makikita mo talaga yung effectivity ng tags na nilagay ko. So yun. Pero sabihin ko sa inyo, hindi instant yung pagkakaroon ng ranking dun sa tags natin. Sa umpisa talaga, wala pang ranking yung tags natin. Pero magkakaroon siya kung tataas yung engagement rate natin. Yung engagement rate natin, inclusion dun sa engagement rate natin yung likes, yung comments, tsaka yung views na rin. So kung i-share natin yung videos natin, make sure nasasabihin natin dun sa mga audience natin na i-like yung video kasi malaking tulong talaga yun, lalo pa yung comment. Kaya kayo, lagi kayong magpipin ng comment, lagi kayong magre-reply sa comment. Kasi another dagdag siya sa engagement rate natin. Mas mataas yung engagement rate natin, mas mataas yung search ranking ng tags natin. So yun. Dito din papasok yung vidIQ. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung search ranking dun sa TubeBuddy tsaka dun sa vidIQ magkaiba. Mas para sa akin, mas accurate yung search ranking ng vidIQ kasi dun sa vidIQ, yung search ranking niya para dun sa mga taong hindi pa nakakapanood ng channel mo or ng vlogs mo. Pero dun sa TubeBuddy, dun naman sa mga taong subscribers mo na, yun yung ranking nila. Kaya magkaiba yung ranking. Dun sa nakita nyo kanina, di ba, 1 yung search ranking nung yung 1 yung green mark nung search ranking dun sa T3 Oil Vlog ko, pero pang may number 6 din na nakalagay. Dun sa TubeBuddy, pang number 6 siya. Pag sinerge ko yung T3 Oil Vlog ko, pang number 1 siya. Ayun. Punta tayo dito sa mismong video ng T3 Oil Vlog ko. Makikita natin doon sa gilid, merong video analytics na binigay ng TubeBuddy tsaka ng vidIQ. Makikita mo doon kung ilan na ba yung total views ng mismong vlog, ng mismong video mo, kung ilan yung comments, kung ilan yung likes, tsaka kung ilan yung dislikes. Importante din yung dislikes kasi engagement rate din yun. Usually kasi meron tong engagement rate na rating, kaso ngayon wala, ewan ko, baka mabagal ang internet ko. Plus meron siyang checklist na best practices, makikita mo kung high resolution ba yung thumbnail, naka-check. Ang hindi lang naka-check sa akin yung shared on Twitter, pero alam ko shinare ko na to, pero ayun, baka minsan kasi nagkakaroon lang ng lapses. And dito rin makikita mo yung search ranking ng vidIQ, pakita ko search ranking ng vlog ko na to. Ayun nga, ito galing sa TubeBuddy, number 3 siya, number 5 and number 5. Depende sa tags natin or sa keywords na ginamit natin. Ito naman pala yung sa vidIQ, number 7 siya sa T3 Oil. Tingnan mo, magkaiba sila, di ba? So ayun. Tingin ko talaga mas accurate tong vidIQ pagdating sa tags saka sa ranking. Dito rin makikita mo, oh, meron siyang score. Mas mataas yung vidIQ score, mas mataas yung possible na mas masasuggest siya sa ibang video. So yun. Makikita mo kasi kung meron siyang checklist din kung ilan na ba yung ginamit nating keywords dun sa title, dun sa description, mga ganun. Ito. Huwag natin kakalimutan na maglagay ng end screen, ng elements, tsaka ng cards. Dun kasi mas madidiscover ng viewers natin yung content ng vlogs natin. Tsaka pwede rin maging source yun ng viewers, tsaka ng audience, tsaka ng views. Ayan. Check ko lang din tong last tip ko. Kasi the other night, naglabas ng video yung Jamil ng McDo Milk Tea. And nagkataon, mas nauna akong naglabas ng video. Ayun, ang nangyari, naging suggested video yung vlog ko dun sa vlog ng Jamil. So, di ko lang po sa after or dun sa gilid. So ayun, pakita ko sa inyo, dumami yung views. Biglang nagtumaas yung watch hour ko and yung views ng vlog ko na yun. Nakakatawa. Kaya yun yung isa kong tip. Lagi tayong gagawa ng version natin, sarili natin yung version ng anumang bagay na nagtatrend. Sorry, medyo maingay kasi tinatawag si baby. Ayun. And makita mo. Makita niyo, suggested video galing yan sa Jamil na vlog. Kasi meron akong nag-comment doon sa vlog ko na
sino daw ba dito yung galing sa Jamil dahil nireview din nila to. Ayun, so kaya ako nalaman. Dagdag ko lang, bago ako gumamit ng vidIQ tsaka nung TubeBuddy, 300 to 400 lang yung views ng mga vlogs ko. Pero nung ginamit ko siya, mas tumaas. Ngayon, nagkakaroon ako ng mga 1K. 3 to 4 1Ks na yung vlogs ko. Proud ako doon. Kasi achievement yun. So yun. Tsaka iwas natin mag-re-upload ng mga content. Kasi for sure, makaka-copyright lang siya. And kung gusto nyo mang mag-isip ng, gayahin yung topic ng ibang tao, i-ano nyo, i-review nyo, or magpaalam kayo na re-upload kung pwede man yun. Kasi hindi ko pa na-try. Yun. Yun lang guys. So, huwag nyo kalimutang mag-like. I-like tong video na to. Tulong man lang sa akin. Tsaka, mag-comment na rin. Sabihin nyo kung ano yung mga tips nyo or ginagawa nyong bagay na para mas makatulong sa growth ng channel nyo. Para makatulong sa mga bagong YouTubers kagaya natin. Kagaya ko. So, don't forget to subscribe. And see you on my next vlog. Bye guys.